Alright, magandang gabi po sa lahat po ng mga kapatid at sa lahat po ng mga kapwa Kristiyano na patuloy pong sumusubaybay, nakikinig at nanonood po sa programang Mga Tinig sa Ilang at Bible News Now. Ayan. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Alas 9 po ng gabi, sa pahintulot po ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo po muli ay magsama-sama at magkarinigan. Ayan. Nais muna natin yung ating isa pang ginagamit para tayo po ay makapagbasa ng mga comment. Ayan. Okay. Ang programa pong Mga Tinig sa Ilang at Bible News Now, tuwing ano po ito? Tuwing Miyerkules po ng alas 9 ng gabi. Ganun din po kapag Biyernes po tulad ngayon, alas 9 po ng gabi. At eto nga po sa kalooban po at pahintulot ng Panginoon Diyos, tayo po ay magkita-kita po muli at magsama-sama upang magbalitaan po ng mga magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Nandyan po si John Karpov, kapwa ho natin niyang Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Nandyan din po si Sis Marie ng Japan. Kapwa rin po yan natin Kristiyano at Kristiyana. At syempre sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, nandyan rin po si Brother Del Igate. Ayan. Kapwa rin po natin Kristiyano yan at Kristiyana, ang lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Tayo pong lahat ay mga Kristiyano. At tayo pong lahat ay nakakakilala na kay Jesus Christ. Okay. Kaya itong ating programa, palagi po itong nagpapatuloy. Mahigit na po 3 taon itong nagpo-programa ho tayo. Mula pa po ito noong 2019, noong November. Hanggang ngayon po, tayo po ay nagpo-programa pa rin at ang ating po mga pinag-aaralan dito at syempre yung ating po mga ibinabalita, eh kakaiba po ito. Hindi nyo po ito naririnig sa iba pang mga relihiyon at iba pang mga sekta na umiiral po sa ating panahon. Ayan. Ang ating pong paksa na pag-aaralan po mamaya, ito po. Kung bakit sinabi ni Jesus sa mga Saduceo na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ayan, mamaya-maya po, pag-aaralan po natin yan at ibabalita kung bakit po sinabi ni Jesus Christ yung ganung pananalita dun sa mga Saduceo. At ito po, ang kasunod, ang mga katanungan naman ni Jesus Christ sa mga Pariseo. Kung inyo pong mapapansin, Saduceo at Pariseo, parehas po kasing ipinahiya yan ni Jesus Christ. Yan po ang ating pag-aaralan maya-maya. Andyan din po si Brother Manolito Fajardo. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, pasok lang po ang mga kapatid at mga kapwa Kristiyano para tayo po ay makapagpatuloy po sa ating pagbabalita. Ang programa po, ang Mga Tinig sa Ilang, hindi po ito relihiyon. Hindi po tayo nagtatayo ng relihiyon. Andyan din po si Brother Oscar Vargas. Ayan. Kapwa rin ho natin ang Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Tuloy tayo. Hindi po tayo nagtatayo ng relihiyon dahil meron na pong relihiyon o iglesia na naka-establish. Noon pa man, at wala nang dapat pang itayo na relihiyon o iglesia. Bakit? Meron pong pangyayari niyan sa Biblia. Ayan. Andyan din po si Brother Enteng Sayote. Boyet B. Bene. Magandang gabi po sa lahat ng mga nandyan. Mga kapwa ho natin yung Kristiyano. At siyempre, sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, kapwa ho natin yung Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Yan po ang mga kapatid na unti-unti po nagpapasukan. Ano ho?
Eto, tuloy natin na wala na pong relihiyon na dapat pang itayo. Bakit? Ano preba mo, Brother Vincent, na wala ng relihiyon na dapat itayo? Meron pong pangyayari sa Biblia na kung saan nagkakanya-kanya po itong mga kapwa nating Kristiyano. Nagkakanya-kanya na sila. Ayan. Basahin po natin kung ano po ang naganap sa panahon po ng mga unang Kristiyano, kung bakit nagkaroon po sila ng pagkakanya-kanya, pagkakampi-kampi. Ito po ang talata, mga kapwa nating Kristiyano, na sa panahon po ng mga apostol, dito po sa mga kapwa nating Kristiyano sa Korinto. Ito po sa 1:10-17 po. Basahin ko po muna, no? Mga kapatid, sabi po ng Apostol Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya, sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasama ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang niutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako ay kay Apollos. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita rito, nagsasabi. May iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako. At ang iba namang nagsasabi ako ay kay Kristo. Yan po kasi ang nangyari sa Korinto. Nagkakanya-kanya na po sila, naghati-hati na sila. May nagsasabing kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay Pedro ako, kay Kristo ako. Yan, apat na bahagi. 13, tuloy ang basa. Bakit? Sabi ng Apostol Pablo. Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binabautismoan ba kayo sa pangalan niya? Pangalan po ng Apostol Pablo. Salamat sa Diyos at wala akong binautismoan sa inyo, maliban kina Crispo at Gaios. Kaya hindi niyo ako masasabing kayo'y binabautismoan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambayanan ni Stepanas. Maliban sa kanila'y wala na akong natatanda ang binabautismoan ko. Bakit? Sapagkat isinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang ipangmangaral ng magandang balita at hindi sa pamamagitan mausay ng pagtatumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayoy ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Ayan! Di maliwanag po, no? Na meron na palang iglesia, a church, o iglesia po ng Panginoon Diyos sa panahon po ng Apostol Pablo. Nagkabahagi po sila. O ngayon, ano pong nangyari? O ito naman po, sa unang Korinto ulit, 3:11. Sapagkat wala ng ibang pundasyon, pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Hesukristo. O, di tapos ang usapan. Ganun po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano at mga kapwa tao. Huwag na ho kayo magpapaloko yun sa mga relihiyon na itinatayo ng tao. Bakit? Yan ang pagmumulan ng pagkabahabahagi. Dapat, focus kay Jesus Christ. Manahimik na sa inyong mga bahay sa panahon na ito. Bakit? Hindi mo na kailangan pang magbihis ng magandang damit, magandang suot na pantalon o kung ano pa man yan, para pumunta doon sa bahay ni pastor, para pumunta doon sa bahay ni mga ngaral. Kalokohan niyo yung mga yan. Dapat sumamba tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Nakasulat yan sa Juan 4. Hello! Ayan ang sinasabi natin. Kita nyo po, marami tayong napatunayan sa ating panahon na ang mga relihiyon na yan ay itinayo ng tao. Yan pa ang pinagmumulan ng pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, at kaguluhan. Yan. Maliwanag yan na yan po ay nagaganap sa ating panahon. Kaya nga po sabi natin at ibinabalita natin dito sa programa na mag-focus na tayo
Saan po? Sa aklat po ng Revelation. Bakit? Dahil sa aklat po ng Revelation, nandyan naka-establish ang mga kailangan ng tao. Eh, paano yun, Brother Vincent? Eh, yung ibang aklat, ano gagawin natin? Babaliwalain na ba? Hindi ho. Kukuha na lang ho tayo ng guide dyan kung ano pong nangyari doon po sa mga naunang mga Kristiyano. Ano po ang kanilang naging experience. Napakaswerte natin sa panahon natin ito. Ang Pilipinas, napakaswerte. Bakit? Hindi ho mahigpit ang Kristiyanismo. Hindi tulad sa ibang bansa na hinihigpitan pa po ang Kristiyanismo. Yan. Nandyan din po si Sis Amy Alfonso. Kapwa ho natin yung Kristiyano at Kristiyana sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayan. Yan po ang ating palagi ang binabalita na tayo po ay manahimik na sa ating mga bahay. Magtipon-tipon ho tayo sa pamamagitan ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak. Ayan, mga kamag-anak, mga kapatid, pamangkin o kung ano pa man dyan. Mag-ipon-ipon ho sa isang bahay at manalangin sa Panginoon Diyos. Dahil yan ang relihiyon. Yan ang iglesia, ang nakasulat sa Biblia. Yung mga relihiyon ngayon na nagsulputan, wala yan. Mga ano yan, mga peke yan, mga yan. Ginagamit lang po nila ang salita ng Panginoon para makapangakay, makapangakit, makapangakay sa maraming tao. At walang pinagkaiba yan, mga yan, sa tinatawag na fraternity. Walang pinagkaiba yan na nagkaroon po yung pagkabahabahagi. Hindi na ho yan bago sa atin dahil sa panahon po ni Jesus Christ, meron na siyang naabutan na relihiyon, yung relihiyong Judaismo na nagtuturo po ang mga Pariseo ng ibang aral doon po sa aral ng Panginoon Diyos tulad po ng hindi pagtulong sa magulang. Ayan, dyan na ho nagagalit si Jesus Christ. Maya-maya ho, pag-aaralan natin yan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kaya huwag na ho kayo magpaloko dyan sa mga relihiyon. Eh ano ba yan ginagawa mo, Brother Vincent? Relihiyon na? Hindi po. Tayo po ay tagapagbalita lang na magandang balita. Hindi ko ho kiniklaim na ako po ay may Holy Spirit. Hindi ko rin ho kiniklaim na ako ay sugo. Hindi ko rin ho kiniklaim na ako ay apostol o kung ano pa mang katawagan na yan. Bakit? Kinakailangan po ang Diyos ang mag-claim para sa'yo. Kaya huwag ho kayong maniniwala dyan sa mga pastor na nag-claim na sila daw ay may Holy Spirit, sila daw po ay sugo. Ayan, tinan mo, kaguluhan po ang kapalit niyan. Kita mo, hindi makakibo. Lalong-lalo na pag nagpapanggap na siya daw po ay 19 years na tagabasa sa radyo at telebisyon. Siya daw po ay 16 years nag-start magbasa ng Biblia. Ayan. Nandyan din po si ang aking mahal na anak, si Bibyalin. At andyan din po si Sis Opie, dyan sa Makati. Ayan. Mga kapwa ho natin yung Kristiyano at Kristiyana. My religion na need kilalanin may propeta. May propeta pa. Ayan. Pinatawag din iba na kilalanin sila mga propeta. Eh, mga kalokohang aral na po yung ginagawa ng mga relihiyon sa ating panahon. Meron nung silang pinakaaral na para sa kanila. Meron na po yan sa dati pa, mga Judaismo. Meron din silang pinakaaral na lihis na po sa aral ng Panginoon Diyos. Yun na nga po ang binabanggit natin na tungkol sa pagtulong sa magulang. Nakasulat na nga yan sa Lumang Tipan. Ano ho? Sa aklat po ni Moises, na mahalin mo ang iyong ama't ina. Ano po? Igalang mo ang iyong ama't ina. Pagdating po sa Bagong Tipan, itong tinuturo ng mga Pariseo, wala na pong ganon. Ang turo ho nila, ganito. Kapag ka daw nang hingi ng tulong ang nanay at tatay mo, ang parents mo, ang turo ng mga Pariseo sa kanila, sabihin mo kamo na ihandog ko na sa Diyos yung itutulong ko sa inyo. So wala nang pagtulong sa magulang. O, di lihis na po doon sa aral ng Panginoon Diyos. Yan ang tinuturo ng mga Pariseo sa mga Hudyo sa panahon na yon. Bakit? Kasi nga po, siyempre kailangan sa kanila mapunta ang salapi, ang pera. Walang pinagkaiba sa panahon ngayon na yan. Kaya yung pastor,
Pastor Jacob Santos na yan. Ayan, hindi lang naman siya, marami. Baka sabihin, siya lang lagi. Hindi. Maraming pastor sa ating panahon. Yan. Na, ang habol lang naman po ay pera. Para sa mga, pera sa miyembro. At ito nga po, eh, nang hihingi, pagka ang pastor nyo daw, eh, kailangan din ng sabon. Kapag hindi naligo ang inyong pastor, abay, iba amoy niyan. Ang pastor ninyo, eh, kailangan din kumain. Pag walang makain niya, paano makapangaral niyan? Ang pastor ninyo ay kailangan ng tubig. Ako eh, ang tubig ngayon dinideliver ito, binabayaran po yun. Ang pastor ninyo ay nagbabayad din ho ng kuryente. Ang pastor ninyo ay nagbabayad po ng internet at tubig po, yung Manila Water o kung ano man katawagan dyan. Yan, ibig sabihin, may gastos. Yan, ang pinaparinig sa inyo ng inyong pastor. Yan. Kita nyo ang ginagawa ng mga pastor na yan? Kita nyo, ang gaganda ng kanilang mga bahay. Ang gaganda ng kanilang mga sasakyan. At ang kanilang mga anak, ang kanilang mga mahal sa buhay, may mga negosyo. At ang gaganda kung saan-saan nag-aaral ang kanilang mga anak. Ibig sabihin, hindi sila kinakapos. Pero pag nagsasalita sila sa programa nila, sila ay kapos na kapos. Kita nyo po, may milyon na siya sa ano eh. Sa bangko, ito si Pastor Jacob Santos, pero nanghihingi pa rin. Pambayad daw po sa internet at saka sa ilaw at pambili ng tubig. Kita nyo kung pinaparinggan kayo ng inyong pastor, Pastor Jacob Santos na yan, na nagpapanggap na may Holy Spirit at sugo. Ayan. At ito po ang kanyang panibagong inaaral sa inyo at ini-introduce nyo, kumbaya, sales talk. Ito nga po ang kanyang pinagkakakitaan. Yung kanya daw himala at pagpapagaling. Hello! Pastor Jacob Santos, wala ka pang napatunayan na may pinagaling ka. Wala ka pang napatunayan na may ginawa kang himala. Wala pa kahit isa. Ngayon, hinahamon ka namin. Kung tunay na may Holy Spirit ka at ikaw ay sugo. Dahil sinabi mo na ang mga ngaral ay mayroong himala at pagpapagaling, o di magpakita ka diyan sa live mo na sinabi mo doon sa hindi makalakad na tumayo ka at lumakad. Antimano. Eh hindi naman yung sa video pinapakita mo na ginagalaw yung paa. Eh nasa ospital pinapagaling ng doktor eh. Hello, ikaw talaga mandaraya ka eh. Pastor kang mandaraya. Pastor Jacob Santos. Yung kapatid, yung tao na nasa ospital na pinapagaling na ng doktor yan. Inuunti-unti ng pinapagaling ng doktor. Ano ho? Pinapakita, nakakagalaw na ro ang paa. Tapos nakita, naglalakad. Ayan. Dapat ang pagpapagaling, hindi ganon. Maliit man daw malaki, eh, milagro pa rin daw yun. Kita nyo pang pampalakas ng loob? Gayahin mo po ang mga apostol, na ang mga apostol, pinapatayo. Maglakad ka. Lalong-lalo si Jesus Christ. Isang salita lang, gumagaling ka agad, nakakalakad, lumpo. Magmula nung siya po ay ipinanganak, sinabi yan ng Panginoong Jesus na lumakad ka. Nakalakad agad. Yan ang ipakita mo, Pastor Jacob Santos. Hindi yung ipupuhunan mo yung gradual mo na wala sa Biblia. Yung gradual healing or yung progressive healing na wala naman sa Biblia. O di ibig sabihin, ikaw ay nag-iimbento lang ng salita. Kita nyo po, ang talata na ginamit niya, Marcos 8:22 hanggang 25 daw, hindi niya itinuloy sa 26. Ganun din po sa Lucas 17:11 hanggang 19, yung 10 ketongin. Yan daw po ay gradual, progressive healing. Hello, hindi totoo yun. Walang ganun si Jesus Christ na gradual o progressive healing. Kasi kapag ka ganun po ang ginawa, hindi siya paniniwalaan na siya nga umisayas. Kasi may graduate, ano pa siya, progressive healing. Hello, andiyan po si internet. Ayan, magandang gabi at maligayang pakikinig po.
sa programang Mga Tinig sa Ilang, Bible News Now. Tayo po ay tagapagbalita lang ng magagandang balita na nakasulat sa Biblia, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Maya-maya po ang pag-aaralan po natin, ito po, ulitin ko lang po para sa hindi po nakarinig, nakaabot, kung bakit sinabi ni Jesus, ng ating mahal na Panginoong Jesus, sa mga Saduceo, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Nakasulat po yan sa Lucas 20:34 hanggang 49, hanggang 40 po. At ang tanong, yung tanong po ni Jesus Christ doon naman sa Pariseo na hindi po siya nasagot. Hindi po siya nakayanang sagutin ng mga Pariseo. Maya-maya po, yan po ang ating pag-aaralan. Siyempre, sa tulong po at awap at pahintulot po ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon, ito po ang ating sa gabing ito ay pagpatuloy po natin yung mga healing, yung mga pagpapagaling po ng ating mahal na Panginoong Jesus. Dahil ito po ay 37 po ito na ating pong nalikom ko po sa Biblia na ginawa po ng ating mahal na Panginoon, sunod-sunod po ito na pagpapagaling. Tayo po ay nasa bandang 22 pa lang. 37 po ito. Tingnan natin kung ito po ay kaparehas ng ginagawa po ng pastor dyan sa Bulacan, si Pastor Jacob Santos. Ayan. Dapat po, pag nasa doktor, di pinapakialaman para malaman kung sino nakapagpagaling, siya o ang doktor. Yun nga po ang nangyari. Kasi nga po, para lang makakuha siya ng video testimony. Makapag-testimonya po yung mga tao. Ito namang mga utu-utu na ito, di ko maintindihan ito bakit dinadaya nila ang kanilang pananampalataya. Na sila daw po ay gumaling. Pero sumunod na mga araw, andun pa rin yung sakit nila. Dapat katulad po ng ginawa ni Jesus Christ. Kung himala po yan, dapat gaya kay Jesus Christ. Wala na pong balikan yon. Ang lumpo po nakalakad agad. Yung may ketong, gumaling. Yung bulag, nakakita. Ayan ang ating isa-isahin pang pag-aaralan, mga kapatid. Ito po, nakasulat po sa isang talata po ng Mateo 15:21 hanggang 28. Ito po ang ating bababasa. Yan. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Yan. Yung Tiro po at Sidon. Sa ano po ito? Sa Lebanon. Malapit po sa Lebanon. Boundary po ito ng Israel at saka Lebanon. Sa bandang Galilea po. Northern part ng Israel. Tingnan nyo po, nakarating si Jesus Christ doon. Ayan. 22. Isang Kananeya na nakatara doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod na sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod at ito ay nang makaawa. "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga tao." Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga asuhan po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang mga Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon hindi gumaling ang kanyang anak. Ayan. Sa pamamagitan po ng pananampalataya na kayang-kaya siyang pagalingin ni Jesus Christ, yung kanyang anak. Ang may pananampalataya po yung nanay na iniisip po niya na meron siyang mapapagaling niya siya ni Jesus Christ, yung kanyang anak. Eh yun na nga,
granted, dahil sa kanyang pananampalataya, gumaling ang kanyang anak. Ano po dapat nating maintindihan? Instant po ba ito? Or gradual healing? Or progressive healing? Ito po ay instant healing. Ayan, gumaling po kaagad yung anak ng babaeng kananeya na hindi po Israelita. Ayan, nagkaroon pa po sila ng conversation dahil hindi naman po Israelita yung babae. Sabi po ng Panginoon, sa mga anak ni Israel lamang ako isinugo. Ayan na nga po yung sinasabi natin, yung bautismo sa tubig. Ayun. Ngayon, dahil dito kay Jesus Christ, nakabahagi po ang babaeng kananeya at ang kanyang anak ng paghahari ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nakatikim siya, kumbaga sa luto, nakatikim siya ng luto. Yung ibinigay na kapangyarihan o para dapat sa Israel, nakabahagi yung babaeng kananeya. Ayan, yan po ibig sabihin dyan. Instant po yun, ah. Yan. Dapat po nating maintindihan na wala pong progressive dyan. Dahil ito po'y 37 lahat, 22 na tayo, wala pa rin tayo nababasa mula nung simula na may progressive o instant healing. Progressive o gradual healing. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay. O ngayon, dito po sa isang talata pa nating babasahin, sa 7 po ng aklat po ni San Marcos. Ayan, John Carpo, pag sinabing himala, hindi natural na pangyayari. Yang natural, dahan-dahan gumaling, di hindi nga himala. Bibilog. Tama nga naman ang kanyang logic, ano ho. Kapag ka nga naman, ang isang... Ganyan po ang logic ng matalinong tao eh. Kapag ka sinabing himala, hindi natural. Ibig sabihin, extraordinary po yun, yung kanyang ang himala. Hindi po yun natural o ano po yun, extraordinary ability po yun. Ayan. Nandiyan na rin po si Brother Michael Bambitoy. Kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Kaya nga po ay lumabas niya sa lungga niya eh. Nagtatago sa aparador kasi nga po hindi niya kayang tindigan yan. Kaya nang bibilog na lang. Magandang nga salita, nang bibilog. Ayan. Kapag himala, hindi natural. Hindi po ano yan eh. Extraordinary ability po yon. Kapag dahan-dahan nga naman, gumagaling, di hindi nga himala. Napanood niyo po ba sa YouTube yung nanghihilot, yung tinatawag na master yata yan, na meron po doon mga hinihilot niya na minsan na sa panga po na hindi maayos, meron bali sa paa, sa likod at marami pang iba, lumalabas po doon sa kanilang pag lumabas po yung pasyente doon sa kanyang room na pinaghihilutan, masayang masaya po yung mga tao eh. Kasi nga po, nung pumapasok, hindi makalakad o may nararamdaman. Paglabas po, matuwan-tuwa eh. Ayan po. Mas mainam pa yon. Mas mainam pa yon dahil sa pamamagitan ng kanyang abilidad na panghihilot na yung mga buto na nalinsad, ano po, na hindi na... natatawa ako dito sa pastoy na ito. Mabuti pa yun, dinudumog na ng tao eh. Si Manalo nga po, pumisita na sa kanya. Dahil pinapanood ko rin po, sabi ko, ang galing naman ito. Ayan. Sa kanya, wala. Kalokohan yung ginagawa mo, Pastor Jacob Santos, para ka lang makakuha ng extra money. Ayan, kasi nga po, sabi ng marami, wala kang abilidad, wala kang knowledge power para sa paghahanap buhay. Kasi, kinakarir mo na itong... kinakalakal mo na itong kinarir mo na yung pangangalakal ng salita ng Diyos. Ayan. Dito po, sa ating binasa, yung babaeng kananeya po, ah. Ayan. O ngayon, dagdagan natin, ano pa pong mangyayari? Dito naman po, sa aklat ni San Marcos 7. At ang talata po, 24, ito naman po ang ating mababasa. Ayan. Bago po tayo pumunta doon sa ating paksa. Ayan. O, 31 na po. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro. Ayan, tapos na po eh. Tapos na yung
Sabi ko po sa inyo, sunod-sunod dito eh. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro. Ayan. Dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Ibig sabihin, natapos na po yung kanyang gawain doon sa ano, sa Tiro at Sidon, mala sa Jordan, ano po ito, sa Lebanon. Ayan. May ginawa pang himala si Gunigondo, yung may sakit na lupus, gumaling pero namatay. Naloko na. Ayan, himala yan. Ayan, pinagaling niya yung sakit na lupus, pero nung namatay, ang sagot lang ng magaling ninyong pastor na nagpapanggap na may Holy Spirit at sugo kuno, ang kanyang sagot lang dyan, eh, komplikasyon daw. Kita nyo kalokohan ng pastor ninyo? Nagpapauto pa kasi kayo eh. Kayo mga miyembro dyan, sa samahan, sa iglesia po ni Pastor Jacob Santos, dyan sa Bulacan, eh kayo kasi nagpapauto pa eh. At yung mga nakikinig dyan, ako, sa kanyang programa, nagsasayang lang kayo ng load at ng wifi ninyo, ng internet ninyo eh, at saka oras. Hindi naman kayo kaya pagtanggol ng inyong pastor na yan. Hanggang ngayon, nagtatago sa aparador. Nakakahiyang pastor yan. Hindi niya kaya pagtanggol yung kanyang aral. O, kita nyo, may assignment siya, hindi pa niya kinikibo. Ito nga po, yung kung mabasa ko, na merong isang apostol na hinulaan ng dalawang propeta sa lumang tipan na natupad sa bagong tipan. Paano ngayon yan? Pwede mo na bang itiklop-tiklop ng konti yung inyong iglesia, ninapalpak mong iglesia? Baka pwede mo na itiklop yan kasi lumalabas, eh, nambibilog ka na lang ng mga taga-subaybay mo at mga miyembro, binibilog mo na lang. Yan, magandang salita yun para sa'yo. Nambibilog ka na lang. Ayan. Tuloy tayo sa pagbabasa. Di umalis si Jesus Christ sa Tiro at Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinaak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanyang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Ayan, ito na naman. Ito na yung galing-galing ni Jesus Christ, ano. Ngayon, sabi po ni John Karpov na ngayon, naiintindihan na kung bakit ayaw makipagdebate sa kanya si Soriano at rason. Ayan. Bilib na bilib sa kanya noon si Bato, pero nilayasan din. Si Bato, ano? Bilib na bilib, oh, nilayasan din siya. Eh, bait-bait ng tao na yon. Ngayon, ito na po mga kapatid. Ito na po si Jesus Christ. Meron po siyang bago na namang task. Bingi po at may kapansanan sa pagsasalita. Ibig sabihin, hindi po maayos magsalita siguro. Pipi siguro ito. Okay, tuloy, 33. Inalayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Ayan. Naalala ko po ito si Brother John Jit. Ayan o. Taga Canada po yun. Hindi na rin po nagpakita eh. Naloko na. Wala namang bagong airdrum na dumating eh. Ay, naku po talaga mo. Itong mga pastor talaga na to. Ayan o. Bibilog pa at marami naman nabilog. Ayan. Tuloy, pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipe. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga, at sinabi sa lalaki, Eprata, na ang ibig sabi, mabuksan. Noon day, nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. So, yan, nakita niyo lang po. Ibig sabihin, ano po, instant na naman ito. Hindi po ito progressive o ano, gradual healing. Instant na naman po itong ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ayan. Wala pong gradual at progressive, pastoy. Ayan, noon day nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. O, kita mo? Ayos na. O ngayon, anong kasunod na salita? Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao ay
Lalo naman nila itong ipinapamalita. Ayan. Sige, sabi naman ni Pastor Jacob Santos, magbigay kayo ng video testimony. Wow! Kita mo, contrast sila ni Jesus Christ. Si Jesus Christ naman, ayaw ipamalita. Ito naman si Pastor Jacob Santos. Eh, gusto niyo, manghingi pa ng video testimony na pinagaling daw sila. Ay, talaga naman. Kita mo, Pastor Jacob Santos, talagang sablay ang aral mo na yan. Kaya kung ako sa'yo, sa mga miyembro dyan, ayawan na. Total, hindi naman lumalabas tong ating pastor na ito. Nagtatago sa aparador. Ayan, ang hamon ko sa kanya, di mag-running debate kami dito sa Facebook Live. Dahil siya naman ang nagsabi noon na kung meron kayong tutol sa aral ko na inaaral ko, abay, mag-Facebook Live kayo. Sabi niya noon. Doon natin pag-usapan. O, ayan na. May Facebook Live ho tayo, 3 taon mahigit na. Hanggang ngayon, wala ka pa rin kibo, Pastor Jacob Santos. Wala ka pa rin kibo eh. Ayan, ang dinadali mo, yung ayaw naman lumaban sa'yo. Ito namang dinadali niya at lagi niyang ginagawang, yung ginagawa niyang pulutan. Ayan, ayaw naman lumaban at hindi naman kumikibo. Paano kayo ngayon yan? Ang angas-angas naman noon, tapos wala rin pala. Ang dali-dali tutulan ng aral itong Pastor Jacob Santos ito eh. Maangas lang naman ito eh. Ang pinupuhunan lang naman niya, siya daw po ay tinuturuan ng Holy Spirit. Kung tinuturuan ka ng Holy Spirit, hello, kayo mga miyembro dyan sa samahan niya at mga tagapakinig, kung inyong pastor ninyo na yan, kung tinuturuan niya ng Holy Spirit, bakit natutulan ng aral niya? Kung may Holy Spirit yan, bakit natutulan? At bakit hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang aral? Kung may Holy Spirit siya, kung siya'y sugo, bakit hindi niya kaya ipagtanggol? Ibig sabihin, binobola lang kayo niyan. Binibilog lang kayo niyan. Hello! Siya nga ang nagsasabi noon, sabi ni Brother John Karpov, na makipag-running debate live nung pinatulan. Nanlaki lang ang mata. Walay na. Hindi na. Nanlaki lang daw ang mata. Walay na. Di ano tawag dyan? Di buknoy. Alam niyo po yung buknoy? Naalala ko sabi ni Danny Navalis dati noon na buknoy daw. Ang buknoy daw, naghahamon ng suntukan, nung lalapitan na siya, tatakbo. Nung malayo na uli, naghahamon na naman uli. Tawag yan, buknoy. Ayan, hamon ka ng hamon ng running debate. Tapos ayaw mo naman pala. Nanlaki lang ang mata mo. Kasi hindi niya po akalain na meron din programa na tututulan siya sa Facebook Live. Ayan. Hindi marunong sa debate. Mahina kaya kinakaya. Tama. Wala rin kasi. Kinakaya, yun lang kaya niyang hamunin. Yung ayaw siyang labanan. Sana itong hinahamon niya, abay, dapat magpakalalaki naman kayo dyan. Magpakita kayo ng inyong paninindigan. Diyan po si Brother Brian Miguel, kapwa ho natin yung Kristiyano, at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, maligayang pakikinig po, kapatid, sa programang Mga Tinig sa Ilang at Bible News Now. Dapat magpakalalaki ito eh. Dapat hindi niya inahayaang ginaganon siya. Ang hina-hina din kasi. Mahina din yung naghahamon sa kanya. Ayaw niya patulad. Dali-dali tutulan ng aral ito eh. Nagyayabang lang naman niya na may Holy Spirit daw siya kuno at may sugo siya. Kita nyo, ang dami-dami ng assignment ng inyong pastor. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya kinikibo. Saan siya kumikibo? Yan, personal. Diyan ba kayo maniniwala? Lasenggo? Diyan ba kayo maniniwala? Makakita lang ng alak, nanginginig na. Sugapa sa alak. Kita nyo kung magparatang, Kita nyo kung magsalita. Bumabanat siya sa mga personal na pamamaraan, na may personal. Ayan. May sinabi pa siyang you're next. May sinabi pa siyang
addict. May sinabi pa siyang kung ano-ano na mga sinasabi sa akin. Inutusan daw ng suka. O yan. Personal. Pero hindi po niya, pagdating naman sa aral ng Panginoon, na kanyang inaaral, kuno, ayan, eh hindi naman po niya kayang ipagtanggol. Kaya kayong mga miyembro sa samahan ni Pastor Jacob Santos na nagpapanggap na may Holy Spirit at nagpapanggap ngayon na sugo, na siya daw po ay 19 years na tagabasa sa radyo at television, at siya daw po ay 16 years nag-start magbiblia, nagbasa ng Biblia. Ibig sabihin, ginagawa niyang puhunan yan. Eh, ilabas niyo siya sa aparador, yung inyong pastor. Hindi kayo kayang ipagtanggol. Nagtatago sa aparador, kaya ilabas niyo. Meron namang Facebook Live, running debate. Pero ano ginagawa niya? Walay na, hindi na kumikibo. Ayan, bakit? Kasi hindi niya kayang ipagtanggol. O ito ang tema ng pag-uusap natin. 9 years na ito. 18 years na nauto, diyan ba kayo maniniwala? Ayan? Di po ba? O ngayon, dito lang siya buwabawi sa personal na bagay. At ang mga bagay na, mga bagay at mga pananalita na walang katotohanan na sinasabi. Nagtanong po ang isang kapatid, bakit si Brother Bert at si Brother Vincent wala na? Alam niyo ano sagot niya? Plano daw namin magtayo ng negosyo. Ano yun? Magtitinda ng mais? Wala hong katotohanan yun. Ang katotohanan ho niyan, eh, yung kakautos niya na magsampa ng demanda. Ayan, sinunod siya. Dahil mahal na mahal siya ni Brother Bert, sinunod siya. O dahil may sakit si Brother Bert, hindi na naasikaso yung kanyang isinampang demanda. Dahil sa utos din naman niya, ayun, na-dismiss. Ayun, si Brother Bert naman ay binawian, ayun, tinablan. Nung malaman ng matablan na, ayun, iniwanan na. Chu, chu. Ganyan po nangyari. Chu, hi, hi, huwag ka dito. Makukulong ka na, makaikasok ka, makukulong ka. Kita niyo pong ginawa. Kaya yun. At pagkatapos na ako naman, gawin din ang ginawa. Hi, chu, chu. Pinaratangan na ako ng pinaratangan nang walang katotohanan. Tapos your next paraw. May hamon pa akong debate dyan. Ayan. Ano po ibig natin sabihin, mga kapatid? Eh, kasi ganito po yon. Ang isang mangangaral, nagpapanggap ng mangangaral, sugo, at pastor, o kung ano pa mang katawagan, pag ikaw nagsalita na ikaw ay may Holy Spirit, ikaw ay sugo, aba, kailangan magpakita ka ng preba na ikaw ay sugo. Sa anong paraan na ikaw ay makapagpakita ng preba, ay dapat ang aral mo genuine, hindi kayang tutulan. Hello. Eh marami na po tayo na itutul dyan eh. Kita mo ito, itong kahuli-hulihan natin, dahil ito po ay malamang isang buwan niyang bibilugin ang kanyang mga miyembro tungkol niya sa pagiging sugo niya, na wala na raw pong hula. Maliban nga po, siyempre, kay Jesus Christ, sa Panginoong Isus, at kay Sanua, kay Juan Bautista. Ano ho? Na nahulaan sa Biblia. Wala na raw. Kahit mga apostol daw, wala na raw hula yun. Kaya nga ito challenge ko sa iyo, ito deal ko sa iyo. Dinidare kita, Pastor Jacob Santos. Gamitin mo yung sinasabi mong Holy Spirit kuno. Gamitin mo pagiging sugo mo. Kung mabasa ko sa Biblia na meron pong isang apostol na binanggit ano ho, ng 2 propeta sa lumang tipan na natupad sa bagong tipan, pwede mo bang itiklop yung iglesia mo na yan? At ibalik ang mga abuloy ang binigay sa iyo ng mga kapatid? Lalong-lalo na yung pera ng taga-Japan. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. At ang pera po na ibinigay ni Brother Bert. Ayan, siguro naman nababasa mo yung mga post dyan. Alam mo naman siguro na ikaw yon, Pastor Jacob Santos. Kaya, ibalik mo na. Para naman magkaroon naman ng ano, ng kahit papaano maibsa ng
ano ng mga tao sa iyo. Dahil atang halata na nambibilog ka lang eh. Ano ho? Ayan. Meron ho sa Biblia noon. Iintay lang natin kung kikibuin niya yan. Pagkatapos ng kanyang paksa na yan, pambibilog sa kanyang mga miyembro, saka natin ilalabas kung sino yung apostol na yan na nahulaan po ng, sa lumang tipan, dalawang propeta, at natupad sa bagong tipan. Ayan. Kita nyo, dinidare natin siya. Huwag na huwag ka kasi magsalita ng mga bagay na nakasulat sa Biblia na hindi ka sigurado, Pastor Jacob Santos. Ayan, tulad ng sinabi mo na ayan, na yung transfiguration, yung pagpapakita ni Jesus Christ doon sa kanyang pagbabagong anyo. Nakasulat po doon eh, Moises at Elias. Talagang nakasulat po talaga Moises at Elias. Eh talagang pag ikaw ay simpleng nagbabasa lang ng Biblia at hindi mo inuunawa, hindi ka sinasamahan ng Panginoon Diyos, hindi mo talaga maiintindihan yun. Talagang sasabihin mo na Moises at Elias nga talaga. Ayan. Dapat intindihin ng mabuti kung ano yung binabasa mo. Ayan, si kapatid na Celis. Celis, ibalik mo na daw kahit na-edi na yung chocolate. Ito pa isa. Nabanggit na naman yung chocolate. Naloko na. Ang sarap-sarap pa naman sarap-sarap pa naman ng chocolate na pinapadala ng kapatid na yun sa Japan. Wow! The best na mga chocolate, ang sasarap. Ayan. Ang ganda ng suot ko. Oh. Ay, naloko na. Ayan. Ayoko. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Na ayan, ano pa ibig sabihin? Pagka simpleng-simpleng pagbabasa lang, eh talagang mapapagkamalan mong Moises at Elias. Hindi po si Moises at Elias yun. Bakit? Meron kasing sequence na pag-uusap doon. Meron pong ano eh. Meron pong dapat tayong maintindihan doon. Sabi ni Brother RG Pineda, kung ayaw ng debate, kantahan na lang. Ayan. Eh, kahit sa kantahan, di naman uubra yun eh. Ano ho? Eh, yung nga lang inawit natin eh. Huwag kang syunga-syunga, huwag kang syunga, pagkat walang gamot dyan sa taong syunga. Oh. Ay, ano pa? So, ikinantahan natin yan, inawitan din siya natin. Pangkontra doon sa kanyang sinabi na you're next. Ha? Yung isa dyan. Ha? Nung namatay kasi si Brother Bert, aba, tuwan-tuwa itong pastor na ito. Kasi ang akala niya, dahil wala na si Brother Bert, yan ang, siyempre, si Brother Bert ang nagsimula ng ang programa. Inaasahan niya na mawawala na rin yung programa. kaya sinabi niya, you're next. O, paano ngayon yan? Nagpapatuloy itong programang itong mga Tinig sa Ilang at Bible News Now. Ayan. Parang narinig ko din yung kay Brad Vanimel. You're next. Sabi sa akin, you're next daw. Kasi akala niya, hindi maipagpapatuloy. Ang bawi natin sa kanya, kanta pa rin. Di po ba? Ha? Kinantaan lang natin siya. My love, you never find the words, my love. Yan, yun ang kinanta natin sa kanya eh. Tapos, ang chorus niyan, God bless you, you make me feel brand new, for God bless me with you, make me feel brand new. Yan, ang pangontra sa iyong your next. Yan, ang sagot ko sa kanya, God bless you. Ayan. Wala rin eh, hindi rin uubra eh. Hindi naman makasagot doon sa kanyang aral. Aral naman niya yan eh. O, ayan. Yan, ang sinabi ko na hindi si Moises at Elias yun. Talagang si Moises at Elias daw talaga yun.
Pagkaganyan ang iyong pahayag, eh talagang hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Hindi po si Moises Elias yun. Kasi ang topic doon, eh tungkol po sa nalalapit na pagkamatay ni Jesus Christ. Yung nalalapit niya na pagpako sa krus. Dahil doon magaganap yun eh. Ayan, yung dalawa na yon na nagpakita kay Jesus Christ, sinabi lang yon ni Pedro. Ayan, sinabi lang niya yun, ah, dahil sa tindi ng takot nila. Moises at Elias daw. Eh, hindi si Moises at Elias yon. Dahil hindi nga nila alam kung ano yung tsura nun eh. Ayan, o ano nangyari? Di, andyan ang boses ng pangal na Panginoon Diyos. O, di naalis ka agad. Kasi nga po, eh, nagsalita sila ng ganun eh. Ayan, transfiguration po ni Jesus Christ yun eh. Ang dalawang lalaki po doon, kasama na po ng ating mahal na Panginoon yon noon pa man sa Lumang Tipan na nagpakita kay Moises, kay Abraham. Ano ho, kay Abraham po, ng dalawang lalaki na kasama ni Jesus Christ. Yung dalawang lalaki pumunta na sa Sodoma at Gomorrah. Yung isa po, ang ating mahal na Panginoon, nagpaiwan po doon at nakipagtawaran. Yan, yan, nakipagtawaran po kay, nakipagtawaran po si Abraham sa kanya. Magmula doon sa 10 hanggang sa 50. Wala pa rin po. Mula 50 hanggang 10, wala pa rin matuwid na, na nakikita doon. Kaya nilipol po yun. Ayan. Pagdating naman po sa Bagong Tipan, eto na. Oh, marami tayong talata na magpapatunay na hindi po si Moises at Elias yun. Ayan. Hello! Bakit? Eh ano naman ang papel ng dalawa na yun? Eh pagkamatay na ni Jesus Christ ang pinag-uusapan doon eh. Ayan. At nandun din po yun nung si Jesus Christ ay tinukso ni Satanas, nandun pa rin yun. Yung inutusan siya magpatihulog. Ayan. Sige po mga kapatid, tuloy tayo ha. Ayan. So wala pa rin pong gradual at progressive healing na nabasa tayo. Ano ho? O ngayon, basa ulit tayo. Dito naman po sa Mateo 15:32. Ito naman po ang ating mababasa. Ayan. Hanggang 39 po ito. Sabi dito, sa Mateo 15:32 hanggang 39, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. Tatlong araw na ngayong kasama natin sila at wala silang pagkain. Ayokong palisin sila ng gano, gutom, baka sila ay mahilo sa daan. Sinabi naman ng mga alagad, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganitong karaming tao sa ilang na ito? Ilan ang tinapay niyo riyan? Tanong ng Panginoong Jesus sa kanila, ano ho? 7 po, at mayroon pang ilang maliliit na isda, sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hatiin niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 lalaki ang nakakain. May 4,000 lalaki ang nakakain. Bukod pa sa mga babae at mga bata. Nang napauwi na ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magadan. Ayan, Magadan po ang ibig sabihin po niyon, magdala, Magadan. Ayan. Okay, ano po ibig sabihin? Dapat kung ikaw ay isang nagpapanggap ng mga ngaral na may kasama daw himala at pagpapagaling, abay, Pastor Jacob Santos, magpakain ka ng libo-libo. Magpakain ka. Huwag ka magpaparinig na ikaw ay naubusan ng pagkain. Na ikaw ay naubusan ng pagkain. Naloko na. Na madalas ikaw ay naubusan ng pagkain. Ako, mahimala ka, di ba? Hello. Kaya kayo dyan, ako, maging makatotohanan lang kayo mga miyembro. Maging realistic lang tayo. Kayo mga taga-subaybay niya,
Ayun, maging realistic lang tayo. Kaya kayo dyan, yung pastor ninyo, walang pinagkaiba yan doon sa dati niyang tagapagturo na namatay na. Parehas lang sila. Ayan, kita nyo, away sila. O, kita nyo, hindi sila nagkakasundo. Ayan. Ayan. Parehas lang po sila. Ang isa naman, mali-mali din ang turo. Ayan. Matindi pa mang ano ng pera. O, kaya umaman yung pamangkin. May radio station na. Hindi nyo na kaya yan. Establisado na ang kanyang kayamanan. Kaya itong pastoy na ito, naghahangad din ito na kahit papaano makakuha siya ng ganun. Hello! Ayan. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Basa ulit tayo. Marcos 8:22. O, oh, ito na. Ito na po yung Marcos 8:22. Ito po yung kanyang batayan. Tungkol po doon sa gradual healing at progressive healing. Ito daw Marcos 8:22. Dahil siyempre tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nadaan natin 'to, napadaanan po, napasadahan. 8 mo. 8 po ng aklat ni San Marcos. Ang kapitulo po ay 22 hanggang 26 tayo. Para kumpleto. Siya kasi hanggang 25 lang eh. Iniiwasan po niya. Ito po ang nakasulat. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakausapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ng mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Ayan. Ano pong pangyayari? Ito pong tao na isang bulag, hindi naman po siya ang may hindi siya nag-initiate ng kanyang sarili. Ang nag-initiate po para pagalingin siya yung mga tao. Kaya dinala nila kay Jesus Christ ito. Ang ginawa naman ng ating mahal na Panginoon inakay niya ang bulag at dila ito sa labas ng bayan. Ibig sabihin, nasa bayan yung bulag na dinala ng mga tao sa kanya para pagalingin. Hindi po na ang bulag ang nag-initiate na pagalingin siya, kundi yung mga tao. Ang ginawa naman ng ating mahal na Panginoon, inakay siya at dinala sa labas ng bayan. Ibig sabihin, wala na siya sa bayan. Ibig sabihin, hindi na po matao. Okay. Ngayon, gumawa na po ng si Jesus ay gumawa na siya ng pagpapagaling. Okay. Nagtanong na siya, may nakikita ka ba? Yan, ito na. Andiyan po si Brother Noel Ferguson, kapwa rin ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mangal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana, maligayang pakikinig po sa programang Mga Tinig sa Ilang at Bible News Now. Ayan. Malupit si EFS at Bonjing, pati mga manggagaway niya ay mga kolektor na papera. Mga berdugo sila. Ayun nga po yan eh. Kaya nga po marami naglayasan. Si Brother Bert po marami sinabi sa akin dyan, tungkol dyan, ano? Na talagang matindi magano ng pera. Kaya walang pinagkaiba talaga yan. Yung kanyang tagabasa na yan. Ano? Yan sinasabi ko, mga relihiyon, wala kayong tibay na maasahan dyan. Peperahan lang kayo nyan. Okay. Ano pong nangyari nung pagtatanong ni Jesus Christ sa bulag? Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad." Ayan. Bulag po ito eh. Bulag po yung talaga hindi nakakakita. Inong pinagaling ni Jesus Christ, hindi po kaagad nakakita ng maayos. Pero may nakita na siya. Ayan. Meron na siya na aninag. O anong ginawa ni Jesus Christ uli? Muling, ibig sabihin, inilagay uli. Muling inilagay ni Jesus ang kanyang kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw.
26. Sinabi sa kanya ni Jesus, maaari ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik sa bayan. Ayan. Ibig sabihin, nasa bayan siya,